of New Testament Christianity. According to New Testament Christianity. So, what is the word Christianity anyway? Yung, kung titignan po natin ang Biblia po natin, mga kaibigan, ang tinatawag po na Kristiyano, yung mga tagasunod ni Kristo. Pero matatagpuan po natin yung mga unang tinawag ng Diyos na Kristiyano sa Antioch. Kung babasahin po natin ang ating Biblia sa Acts 11:26 sa Gawa, doon po yung mga unang tinawag ng Diyos, yung sinasabing Christian sa Gawa po, or Acts chapter 12 verse 26. Ang sabi po doon, and when he had found him, he brought him to Antioch. So it was that for a whole year they assembled with the church and thought of great many things. Ang sabi po dito, and the disciples were first Christian, called Christian in Antioch. And the disciples were first called Christian in Antioch. It means yung mga taong nakakakilala po sa ating Panginoon, it derives Christianity in the name of our Lord Jesus Christ because the gospel. Dahil sa salita ng Diyos, because the good news. But let us remember that Christianity, it is not a theory or speculation. But it is the life-changing power of our Lord Jesus Christ. Speaking speculation means it is not our, we are not assuming or presuming ourselves to be a Christian without knowing the truth, without knowing the Lord Jesus Christ is the way. So, the cross here, it is the symbol of Christianity. Ang cross po na ito ay, it is a symbol of the said Christianity. Naniniwala po kayo, naniniwala po kayo doon, mga kaibigan. The symbol, the cross here, it is the symbol of Christianity. If we are the what we call the relationship of our Lord Jesus Christ, we called as a Christian. And therefore the masses, we call it Christianity. The group of the believers. Yung mga grupo na sinasabi natin, mga Kristiyano, na nagpupuri sa ating Panginoon Diyos na buhay. So Paul, kung ating titignan ang ating teksto ngayon, ang background po ito, spend sometimes encouraging the Philippian church to be humble and submissive to the Father and to the Lord Jesus Christ. That's why Apostle Paul appeals or admonishes or ordains to the supreme example of the word humility, which is Jesus himself in this verse. There is a call given the young church to carry our instruction that they have been given to do the works of the Lord. Or the word, the true humility. The true humility, that is a message that we all need to take to heart today. You don't say that you are a Christian if you have no humility. Huwag natin sasabihin na tayo yung followers ni Kristo. That we call that you are assuming or presuming that we were the followers of Christ without humility. So ito po yung pinakamagandang bagay
ng lahat ng mga Kristiyano na nagsasabi, professing that he is a Christian or she is a Christian, must have the word humility. Amen. 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 Narinig ko po ang isang evangelist sa Amerika. Sabi niya po, Filipino are very religious, or religious I mean, but they are unrighteous. Tignan po natin sa Pilipinas, sinasabi natin Christian nation pero nandun yung corruption sa government po natin. Hindi po ba? Kung sinasabi natin ang Pilipinas ay religious people, kailangan may takot sa Diyos. Amen. Amen. Pero hindi mo makita. Number one in the Philippines of the word corruption na makikita po natin sa ating gobyerno ngayon. And I think even in the church today, tingnan po natin na wala pong sinasabing divorce sa Pilipinas, pero marami pong annulment na nangyayari. Hindi po ba? Nasaan yung sinasabi nating religious nature or religious people? If you think that we were a religious people, makikita po yung buhay po natin na talagang mayroon po tayong Kristo. Amen. Amen. So tingnan po natin ngayon. I would like to spend a few minutes looking on this verse and talking about Paul's call of the New Testament Christianity. And therefore that we were now the New Testament Christianity. Wala na po sila. Nandun na sila sa langit, yung mga nagsiunang Kristiyano. But I would like to speak the core, a call to the New Testament Christianity. And first, it is a challenge. The challenge, ang hapon sa atin is to work out kung paano po natin itarabaho po ito. It is not salvation. Well, in fact, that we were now a believers. Sabihin po natin na tayo na po ay Christian. Ang pinagsabihan po ni Pablo dito yung mga Kristiyano. Kung titignan po natin sa Philippians chapter 1 verse 1, ang sabi po ni Pablo dito, Paul and Timothy, the bondservant of Jesus Christ, to all the saints in Christ Jesus who are in Philippi, with the bishop and deacons. It means yung mga Kristiyano, the bishop and the deacons and the believers in the Philippians. Ang pinagsabihan po dito ni Apostle Paul. Ang makita po natin dito na hapon po, kung paano po natin isagawa. Na alam po natin na tayo ay sinasabi natin Kristiyano na. Amen. The word workout, the Greek term speaks of the present deliverance of the Philippians. And even the believers today, you and me, speak about the deliverance because you accept the Lord Jesus Christ. Amen. Accepted the Lord Jesus Christ, I mean, in your heart. So the word translated workout is used by the first century. The author, he used the word strago. The author, he used strago, I mean, to speak a digging in silver. It means, kung tayo ay Kristiyano na, talagang isagawa po natin, like the miner. Kung gusto po natin yung minero, kung gusto mo, gusto niyang makakuha ng sinasabi natin gold, kailangan maghukay siya. Ang isang minero, para makakuha siya po ng gold, ganun po, kailangan magtrabaho po siya. Hindi niya po ini
hindi po i-expect ang isang minero na makakuha po siya ng gold kung hindi po magkaroon ng tunnel.